Isang sundalo ang namamahinga sa gitna ng digmaan nang may naaninag siyang isang bagay sa batuhan. Nilapitan niya ito at pinulot at nakita niya ang isang larawan ng magandang babae. Isinuksok nito ang larawan sa kanyang bulsa. Ilang segundo lamang, biglang may sumabog. Isang bomba ang sumabog kung saan nakaupo si Logan kanina habang namamahinga. Walang nabuhay sa pagsabog na iyon kundi siya lamang. Ibinalik ng medic ang larawan kay Logan. Mukhang iniligtas ng babaeng nasa larawan ang buhay ng sundalo. Ipinagtanong niya sa buong unit kung sino ang nakakakilala sa babaeng nasa larawan. Ngunit ni isa ay walang nakakaalam. 8 buwan ang dumaan sa wakas. Makakauwi na rin si Logan mula sa digmaan. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas. Ang kanilang sinasakyan ay tinamaan ng pwersa ng kalaban. Si Logan lamang ang natirang nabuhay. Nakauwi siya sa kanyang bayan sa Colorado nang hindi komportable dahil nagkaroon siya ng post-traumatic disorder. Kalaunan ay umalis na si Logan sa bahay ng kanyang kapatid. Dala ang larawan ng babae at kasama ang kanyang aso sa paglalakbay. Nagpunta siya sa iba't ibang lugar at nagtanong sa mga tao upang hanapin ang babae sa litrato. Sa wakas, natagpuan niya ang babaeng nasa larawan sa isang liblib na lugar. Si Beth ay nagpapatakbo ng isang pet hotel. Lumabas ito ng pintuan at ang una niyang pinansin ay ang aso. Nagpunta si Logan doon upang magpaliwanag. Ngunit akala ni Beth ay mamamasukan ito ng trabaho. Ipinakilala ni Logan na siya ay membro ng Marine Corps at naglakbay sa kalagitnaan ng Estados Unidos makarating lamang sa lugar na iyon. Natigilan si Beth sa mga narinig at naisip na animoy may sayad sa utak ang lalaki. Nais na nitong palayasin ang binata, ngunit pinanatili si Logan ng Lola Ellie ni Beth dahil kulang ng staff ang kanilang hotel. Parang hindi nauubusan ng lakas si Logan. Ginugol niya ang kanyang araw sa pag-aayos ng bahay, pag-aalaga ng hayop at pag-aayos ng sirang kotse ni Beth. Isang araw, bumisita ang ex-husband ni Beth na si Keith, na isang pulis at anak ng judge sa kanilang bayan. Nang makita nito si Logan, naiinis dito ang pulis. Kahit nahiwalay na sila ng asawa nitong si Beth, mayroon silang isang anak na lalaki na si Ben at kailangan nilang dumalo sa mga events ng magkasama. Napatingin si Logan sa magandang si Beth nang may paghanga. Nagtatrabaho na ito doon at pinakikitunguhan nito ang pamilya ng babae na may paggalaw. Minsan, naglalakad siya kasama ng kanyang aso at nakita nito si Beth na masaya. Minsan naman, naririnig niya ang anak ng babae na tumutugtog ng violin. Isang araw, ibabalik na ni Logan ang susi ng kotse na kanyang ginamit sa bahay nila Beth at nakita nito ang piano. Hindi niya mapigilang lumapit dito at tinugtog ito. Kinagabihan, inimbitahan ni Ben si Logan upang maghapunan at nagsayaw sila. Maraming sinabi ang bata tungkol sa kanyang ina na si Beth habang naghahapunan. Nakatulong ito kay Logan upang mas makilala ang babae. Pagkatapos ng hapunan, naglaro pa ang mga ito ng chess. Nang patulugin na si Ben ang kanyang ina, ayaw pa ng batang paalisin si Logan. Sa pagtanto ni Logan na ang larawan pala ni Beth ay dala ng sundalong kapatid nito sa gera. Kinuha ni Beth ang litrato nila ng kanyang kapatid sa drawer at makikita ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Nang araw na iyon ay death anniversary ng kapatid ni Beth. Binisita nilang dalawa ng kanyang Lola Ellie ang puntod ng kanyang kapatid. Matapos nun, umupo siya sa kanilang hardin at inaalala ang kanyang buhay. Nakita siya ni Logan at niyakap siya upang mapigilan itong saktan ang kanyang sarili. Ikinuwento ni Beth ang masasayang pangyayari noong kabataan niya kay Logan.
Naging malapit na ang dalawa sa isa't isa, pati na rin sa pamilya ng babae. Nang makita ng ex-husband na si Keith ang kasiyahan ni Beth, nagsisi ito. Dinala ni Keith ang anak nito upang maglaro. At nang makabalik sila, nakita ni Beth na may sugat si Ben. Nagaway ang dating mag-asawa. Umagit na naman si Logan at pinatigil na si Keith. Nang paalis na si Logan, pinatigil siya ni Beth at sinabing, "Ang kagdami ba'y gumpit piwa?" Pinagabihan, ang dalawa ay nag-day. Nag-inuman at nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Matapos nun, dinala ni Beth si Logan sa isang yate kung saan naroon ang alaala ng kanyang kapatid na sundalo. Hindi mapigilan ni Logan na halikan si Beth sa kanyang mga labi. Natigilan ang dalawa nang dumating ang isang sasakyan at mailawan sila sa mukha ng isang pulis. Tahimik lamang si Logan at umuwi na lamang sila ni Beth. Kinabukasan, bumili siya ng mga kagamitan upang ayusin ang yate. Nakaboso naman si Beth mula sa bintana, kinikilig ito at nakaramdam ng pagmamahal kay Logan. Isang araw, ipinasyal ng lalaki ang mag-ina sa isang lawak. Masaya si Beth na nakikita ang dalawa na nakasakay sa bangka. Dumating ang araw ng kaarawan ni Ben at nagdiwang ang mga ito. Masaya si Logan, ngunit nakatingin si Keith sa kanya na masama ang loob. Kinausap ni Keith ang dating asawa at binalaan na kukunin sa kanya ang kanilang anak dahil nagkakagusto ito sa lalaking walang sariling bahay. Hindi alam ni Keith na ang lalaking kanyang tinutukoy ay isang retired military officer. Natakot si Beth sa banta ni Keith at ayaw nitong mawalay sa kanya ang kanyang anak, kaya kailangan niyang pakawalan si Logan. Kinausap ni Beth ang dating sundalo at umalis ito na masama ang loob. Nagkita sila ni Keith sa kalsada at inaasar siya ng pulis. Я прекрасно это знаю. Я встречал таких парней. Ты считаешь, что пистолет, жетон и фамилия делают тебя важной? Кинагабихан, кинаусап ни Лола Элли си Бет, на huwag isakripisyo ang kanyang kaligayahan. At ang salitang iyon ang nagpamulat sa kanya. Kinabukasan, sumabog sa galit si Beth nang maihatid nito ang kanyang anak sa school dahil lalaban siya kapag kinuha nito ang kanilang anak sa kanya. Niloko siya ng dating asawa at pinagpalit sa iba. Matapos nun, pinuntahan niya si Logan at nakipag-ayos. Nagsimula ang dalawa sa kanilang bagong buhay at naging masaya sila na naging parte na ng kanilang pamilya si Logan. Isang araw, sinabi ng isang kaibigan kay Keith na ipinagtanong ni Logan ang larawan ni Beth sa kanilang bayan bago pa man matunton ang babae. Kaya ninakaw ni Keith ang litrato at sinabi kay Beth ang katotohanan. Nagulat si Beth nang makita ang kanyang larawan dahil ipinigay niya iyon sa kanyang kapatid na sundalo. Nalaman naman ni Logan na nawawala ang litrato at nakita nito si Beth. Nais niyang aminin lahat sa babae, ngunit hindi niya alam kung papaano mag-umpisa. Sinabi niya kay Beth na natagpuan niya ang larawan nito sa gitna ng digmaan at mula noon, palagi na niya itong daladala. Namatay na ang lahat ng kanyang kasamahang sundalo at siya lamang ang natitira. Nadurog ang puso ni Beth dahil ang kanyang larawan ay para sa kanyang kapatid upang maging ligtas ito. Umalis si Logan sa bahay ni Beth at hinabol naman ito ni Ben at iniabot ang isang libro. Alam nilang pareho na ang pag-alis ni Logan ay paalam na ng tuluyan. Bumalik si Beth sa yate at nagulat siyang malaman na naayos na ito. Nakatayo siya sa deck habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Habang naghahanda naman si Logan na paalis, pumunta siya sa kalye upang mamili. Nakita nito si Keith at ininsulto siyang muli. Itinutukman nito ang baril sa kanya. Ngunit mabilis na inagaw ito ni Logan at tahimik lamang na tinanggal ang bala nito. Ang aksyong iyon ay hindi lamang masakit, kundi nakakainsulto para kay Keith.
Kinagabihan, pumasok ang pulis sa bahay ni Beth na lasing. Nakiusap siya na magbalikan na lamang sila, ngunit tumanggi ang babae. Kukunin na sana ni Kit si Ben, ngunit tumakbo ang bata. Hinabol ng dating mag-asawa ang kanilang anak. Si Logan naman ay nagpunta sa bahay ni Beth at nalaman itong hinabol ng dating mag-asawa si Ben. Nagpunta naman si Logan sa kinaroroonan ng bata. Nang oras na iyon, napakalakas ng ulan at umuugoy ang tulay. Nahulog si Ben sa tubig. Hindi naman nagdalawang isip si Kit na sagipin ang anak. Nang mailigtas ang anak nito, naipit naman ang paa ni Kit. Sa kabutihang palad, dumating si Logan at nailigtas ang bata. Paglingon niya upang tignan si Kit, huli na ang lahat dahil nadaganan si Kit ng tulay at namatay. Kinaumagahan, bumisita si Logan sa tahanan ni Beth at ipinatong ang larawan nito sa lamesa. Nakuha nito ang larawan sa librong ibinigay sa kanya ni Ben. Nang makita ni Logan ang larawan, naalala nito ang sundalong kapatid ni Beth na namatay dahil sa pagligtas ng isa pa nilang kasamahan. Sinabi na niya ang katotohanan at umalis. Natameme si Beth at nang mahimasmasan, hinabol nito ang binata. Ang kanyang minamahal na kapatid ay pumanaw na at ang kailangan niyang gawin ay mahalin kung sino ang nandyan sa kanyang harapan. Maraming salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification upang updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos.